Kung maalala nyo, si Deputy Speaker Gloria Macapagal-Arroyo ay tinanggal bilang isang Deputy Speaker. At ang pumalit nito ay si Dong Gonzales ng isang representative ng Pampanga. At ito pala si Gonzales, ay meron pala itong kaso sa ombudsman na isinampa ng isang barangay chairman o presidente ng mga barangay chairman sa Pampanga, Mexico. At ang ikinaso nito ay tungkol sa kaso ng worth of 600 million plus na flood control project na ang isa sa mga nagbid nito ay kapamilya ni Deputy Speaker Congressman Dong Gonzales. At dito, marinig at mapanood natin yung paano yung interview ni SAS ang barangay chairman na to na buong tapang niyang ikinaso o isinampa sa ombudsman ang anomalyang ginawa ni Deputy Speaker Dong Gonzales. At ngayon, mapapanood natin. Pero bago yan, kung bago man kayo sa akin channel, please naman, huwag makalimot mag-subscribe, mag-like at mag-share at makikitang all notification bell para maging updated kayo sa mga video ang aking upload. Ngayon, sisimula natin, papanurin ang video. Magandang gabi po sa ito na naman po ang inyong favorite American colony traitor na si SAS Rogando Sasot. At maganda po ang pag-uusapan natin ngayong gabi. At ang pag-uusapan po natin ay ang isyong kinaharap ni Congressman, ni Senior Deputy House Speaker, Congressman Dong Gonzales ng Pampanga. Wait lang po at meron po tayong kasama sa live. At para malaman niyo po kung tungkol saan po itong issue, dahil siya po ang parang nagsampa ata ng kaso sa ombudsman. Okay, Terrence, lapitan mo na lang para mas malakas yung boses mo kaysa sa... Ayan. So Terrence, introduce mo muna yung sarili mo sa ating mga tagapakinig. Hi, good evening po sa lahat ng nakikinig or nanonood dito sa FB Live. Ako po si Cap Terrence Napaw ng Mexico, Pampanga. Ito po, kasulukuyan na sa interview ngayon. Narinig niyo po ako na maayos? Yes. Narinig niyo ba si Terrence ng maayos? Okay, narinig niyo ba siya ng maayos? Okay, so taga Mexico, Pampanga siya at ang posisyon ni Terrence ay captain? Captain ba? Yes, ma'am. ABC President po ng Mexico, Pampanga. Ano yung ABC President? Presidente po ng mga kapitan dito sa Mexico. Ah, presidente ng mga kapitan. Okay. Yes. So, kaano-ano nyo po si Congressman Dong Gonzales Jr.? Kababayan ko po siya dito sa Pampanga o sa Mexico. Okay. So, kababayan mo siya. And then, other than that? Wala na po. Ah, wala na. Hindi mo naman to kakumpetensya sa negosyo or... Ay, hindi rin po. Hindi po ako contractor at hindi rin po ako congressman. Okay. So, wala kang MOOE na katulad ng mga congressman. Hindi po. Napakaliit lang sa barangay. Oo, pero kasi executive yan, meron niyang audit eh, di ba? Yes, MOOE. Yes, ma'am. Napakaliit lang. Ilang libo lang naman yung amin sa barangay. Okay. Yung ira ko is 4 billion lang. Compared okay. naman sa kanya, 1 billion. Ang okay. IP niya. So, Captain Terrence, kasi may pumutok na balita itong kay House Speaker, Deputy House Speaker, Kong Dong Gonzales Jr. Yes. And then, kasi nagpinose ko to, hindi ko naman alam na galing pala sa'yo yung information. Tapos nakita ko yung comment mo doon. Sabi mo, ikaw ang nagsampa ng kaso sa ombudsman. Is that correct? Tama po. Nagsampa ako ng demand sa'yo noong September 27. September 27. Yes. September 27. Yes. Okay. Pero mabigyan niyo po kami ng background kung tungkol po saan yung sinampa ninyo sa ombudsman. Come again, ma'am? Pwede bang i-explain niyo po sa amin kung tungkol saan po yung sinampa niyo sa ombudsman? Kay Congressman Dong, yun yung inuwi ng project dito sa Mexico, Pampanga, yung flood control. Dito sa Mexico, ma'am. Saan siya... Barangay Sukulaban, Kulabasan, sa bayan po ng Mexico. Ito yung tinatawag na flood control. Gumawa sila ng dam dito na nakakalungkot. Ngayon, halos yung naunang nagawa, sira-sira na po sila.
kamukha ko nung pinakita namin sa mga nakarang interview ko na nandun po yung mga videos na ginawa nila dito. Kasi alam naman po natin pagka yung isang government na di siya pwede makontrata sa gobyerno. Kasi lalo na alam siya, congressman siya. Diba? Kailan po nagsimula yung project? 2022 at 2023, ma'am. Yung una ay 2020? 2022 hanggang 2023, ma'am. Mexico pa lang po yan. Bago lang mo. So, sanali, noong... So, ngayon lang, kakaupo lang, itong bagong Congress lang. Hindi, matagal na siyang congressman dito, ma'am. Yung sinang pangkaso, okay. Yung 600 million, ano lang yan, sa Mexico lang yan. Isang project lang yan dito sa Mexico. Isang project lang. So, itong sinampan nyo ngayon is about 2020 to 2023. Yes, ma'am. Sandali lang po. So, yung project ay project ng DPWH? Oo, pag-iit ba? Yung project po ay project ng DPWH? Yes, ma'am. Okay. So, paano napasok si Congressman sa issue? Yung mga company niya, yung ADG Gonzales construction firm niya, sila yung sila yung nakakuha ng kontrata. Na-award sa kanila, sabi naman ng DPWH, maayos naman daw yung bidding process, kaya sa kanya na ibigay, kaya sa kanya na i-award. Diba? Ang ganda, diba? Ang galing. Imagine, so, best person dito. Alam naman natin yung isang government di ba? Official, hindi pwede mong kontrata sa gobyerno. So kahit ako, isang kapitan, hindi ako pwede mong kontrata sa aking barangay. And yet, siya, milyon-milyon ang nakukuha niyang proyekto. Kung halimbawa, 100 proyekto yung naiuwi niya sa Pampanga, siguro hanggang 90% sa kanya o sa kanilang kumpanya. Ang nakakalungkot pa dito, ang maganda dito, buong pamilya niya. Isang city councilor, isang board member, di ba? Tsaka yung kapatid niya. Diba? Saya, okay. Di ba? Ati family. Okay. So ang magkano yung project? Yung naisip pang kaso, 611. Almost 612 million. 612 million. 612 million. Yes. Okay. So 612 million para sa isang flood control project. Apo, kasama yung flood control diyan tsaka yung mga slope protection. Magkakasunod po yan. Okay. So saan ang galing? So saan ang galing po yung pondo? Galing diyan sa ano niya, sa pondo niya sa Congress. Meron ba siyang 600 million na pondo sa Congress? Malaki na kukuha niyang pondo kasi malakas sa taas. Please imagine. Hindi ba yan galing ng DPWH yung pera? Yung budget binabasa DPWH. So yung DPWH, okay. Dapat na magpapa-implement ng project. So okay. Nung nandiyan na yung budget, so ang ginawa nila, sumama sila sa bidding process. Sabi naman ng taga DPWH, maayos naman yung bidding nila. Siguro, mas malakas si Congressman Dong o yung pamilya niya, kaya na-award sa kanya yung mga project, di ba? So ang ano lang natin is si Congressman Dong nag-bid siya sa project ng DPWH. Yung kanyang kumpanya, yes. Nag-bid sa project ng DPWH na worth 600 million. At sa kanila na-award. Okay, so... Medyo semplang-semplang itong sistema, ha. Oh. So ngayon, Kong, ang tanong ng marami kasi alam niyo naman yung nangyayari ngayon sa Kongreso, 'di ba? Ngayon, yes. Taga Pampanga ka. Ngayon, syempre alam naman natin na natanggal diyan si dating pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa pwesto from senior deputy at pumalit si Kong. Ang tanong syempre ng marami baka naman bata kayo ni Gloria? Eh, hindi po. Actually, hindi kami magkakilala ng Ma'am GMA. Doon nakita na kami twice. Nakakilala ng personal. Okay. So, ngayon, itong caso, hindi ba ito ni-report sa Congress?
Hindi po eh, kasi siyempre kakampi niya yung nasa Congress, paano naman kami pakikinggan doon, di ba? Imagine, naisang pa kung nga yung kaso sa ombudsman, almost 3 months na, wala pa rin natatanggap na demanda sa kanya, di ba? Yun ang sabi niya, sasagot daw siya pagka meron na siya natanggap. Ilang months? From September, October, November, so almost 3 months naman. So almost 3 months. So almost 3 months na hindi pa umuusad yung kaso. Hindi pa dumadating sa kanya. Okay. Kayo lang ba nagsampa ng kaso? Ako lang po, sa ombudsman lang. Ako lang po nag-isa. Pero ikaw lang mag-isa? Oo. Ako lang mag-isa, pero yung mga barangay captain namin na 40, nakasuporta naman po sila sa akin tsaka yung kasama ko sa Sangguniang Bayan. Okay. So ngayon, kasi ngayon lang 'to pumutok eh, kasi alam nyo, kapitan ha, nung sinampa nyo ito, wala naman siyang media coverage, di ba? May media wala. Ba? Medyo, wala. Ako marami na. Pero wala. Ngayon, hindi, yung nagsampa kayo ng kaso, nung nagsampa kayo ng kaso, may media coverage ba yon nung September? Ito, wala po. Wala. So ngayon lang siya nagkaroon ng media coverage, di ba? After 1 month na sinampa ko yun, nagpa-press con po ako. Dito okay. Sa Pampanga. Pero hindi siya ganun pinag-usapan, ha? Kasi ngayon lang namin ito narinig eh. Nagulat niya ako, may family tree na. baka makarating sa taas o sa national. Di ba? Yes. Kasi 600 million. Kasi yung pangalang kapitan no, na congressman siya tapos nagbid sumama siya sa bidding ng project ng DPWH. I think mali na 'yon kasi alam niyo 'yan kasi government official kayo eh, 'di ba? Meron tayong ilalabog na batas diyan, 'di ba? Yung 0-1-6 yung Republic Act na 0-1-6 yung anti corrupt practices act. So, yun, okay. Congressman pa naman. Sila yung gumagawa grabe. Ng batang, and yet sila yung nangongontrata sa gobyerno, di ba? Grabe naman yung 600 million. Maliit pa yun. Reklamo ko sa kanya. Meron pa kasunod dyan. May kasunod pa. So ito na lang, kapitano, hindi ba kayo natatakot? Kasi syempre, malaki itong binabangga ninyo eh. Actually ba, marami na nagtanong sa akin yan. Sabi ko, bakit ako man ako matatakot? Yun yung kasangga ko naman, yung kakampi ko, ipatutuanan. At alam naman ng aming, lalo na yung 3rd District, as long as dito sa Pampanga, alam naman nila yung pinaglalaban ko, talagang legit naman. Di ba? Hindi naman katang isip to kasi nakakuha ko ng dokumento sa DPW at sa SEC. Yung kumpanya, sila yung nakapangalan, yung mga anak niya, family niya. Lahat ng anak niya kasama sa kumpanya. Di ba? Kasi nakita ko kung yung mga documents mo eh, talaga galing, legit talaga yung mga documents. Galing talaga siya ng DPWH, kumpanya talaga ng pamilya ni Congressman Don Gonzales yon. Pero ang pinagtataka lang namin, bakit mabagal yung usad ng issue, di ba? Pataas ng posisyon sa gobyerno siguro, baka napapag-usapan nila yan. Na i-delay na lang muna natin yan. Sabi ko, siguro hindi naman totoo yan. Pero sabi ko nga doon sa mga nakarang interview mo, di-leader ko si Congressman. Kung hindi totoo yung demanda ko, i-demanda niya ako ng libel, di ba? Kung meron akong libelous na sabi. Ayan, nawawala na si Kapitan. Kapitan, mag last words na lang tayo, Kapitan, kasi ang yung connection kasi natin medyo maano. Ano bang gusto nyong ma-achieve sa nangyayaring ito? Sige po. Siguro mananawagan na lang ako sa ombudsman na sa pamunuan ng ombudsman, sana naman maging patas ka. Nandiyan pa ba si Kapitan? Ayan. Parang nawala na si Kapitan, no? Parang nawala na si Kapitan.
Ayan, mga kababayan, si Kapitan Terrence po ay kapitan po ito sa Pampanga para president siya ng mga association. President siya ng mga association ng mga kapitan sa Pampanga. So, ito po ay tungkol sa issue ni Deputy House Speaker Congressman Don Gonzales Jr. na nasasangkot ngayon sa isang issue. Ang issue po ay ang kumpanya ng pamilya ni Congressman Don Gonzales ay nakipag-bid at na-awardan ng contract, flood control contract sa Pampanga worth 600 something million. So ngayon, ang tanong ay tama ba 'yon? What do you think, guys? Tama ba 'yon na si Congressman, ang kumpanya ni Congressman ang nabigyan ng proyekto ng DPWH worth 600 million at isa pa lang daw itong proyekto. So, dito na matitest ang ating Kongreso kung titindigan ba nila ito or uusigin ba nila si Congressman Don Gonzales tungkol sa issue na ito. Dahil kung talagang patas ang Kongreso under House Speaker Martin Romualdez, dapat magkaroon ng hearing sa Kongreso tungkol sa kinasasangkutan ni Congressman Don Gonzales Jr., hindi ba? Sang-ayon ba kayo doon? At dapat ang ombudsman gumalaw na. Kasi September pa pala ito, no? So, September, October, November, 2 months na. 2 months na, no? Magti-3 months na nga daw at hindi pa rin umaaksyon ang ombudsman. Hindi naman biro-biro ang 600 million na kontrata. At iisa pa lang daw ito. So, tama ba yan na si House Speaker, Senior Deputy House Speaker, Congressman Don Gonzales, na ang kaninyang kumpanya ng kanyang pamilya ay na-awarda ng contract ng DPWH ng worth 600 million. So, ayan lamang po. At sana ay pag-usapan natin ito dahil lahat na lang ay winawalis sa ilalim ng mga basahan ang issue. So, dapat hindi lang, dapat lahat, di ba? Dapat lahat ay usigin, lahat ng nai-involve sa korupsyon. Eto nga kay Inday, my Lord, no? Di ba? Inaraw-araw si Inday, meron pala ditong mas malaki, September pa. At ayaw nilang pag-usapan, at ayaw gumalaw ni House Speaker Martin Romualdez. Ano ba yan, House Speaker Martin Romualdez? Bingi ka ba, bulag, pipi? Or natapalan? Or kasama ka sa sindikato na mafia ng Kongreso? Maraming salamat po! So yun, narinig natin at napanood ang anomalyang ikinaso ng isang barangay chairman ng Mexico Pampanga kay Deputy Speaker Don Gonzales na pumalit kay Gloria Macapagal Arroyo. Grabing anomalyang ginagawa nito. Sobra. Biruhin mo, pamilya niya ang nanalo at inigrant sa kanila yung bid na sila yung mag-construct ng flood control. Sobra. Sobra talaga. So, narinig natin at kayo nang bahala. Magmuni-muni, mag-iisip-isip yung ginagawa ng isang deputy speaker na pinili ni House Speaker Romualdez na itong si Don Gonzales. Grabe, wala akong masabi. Ano bang meron sa House of Representatives? Bakit ganito? Pero kung bumira sila kaya sobra silang bumira kay BP Sara. Pero sila pala tong may mga itinatagong dumi. Grabe. Oh, so bago natin bibitawan to, please naman huwag makalimot mag-subscribe, mag-like at mag-share. At pakihitang all notification bell para mag-update kayo sa mga video ang aking i-upload. Maraming salamat. Ingat lagi dyan.